Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 180 na mga ethnic groups at bawat grupo ay may kanya-kanya at kakaibang paniniwala. Kabilang na nga riyan ang iba't ibang kwento patungkol sa mga mythical creatures. Sa katunayan ay umaabot sa 500 ang naitalang bilang ng mga mythical creatures sa Philippine mythology. Kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 8 pinakasikat at nakakakilabot na nilalang sa Pilipinas, o ang tinatawag na mythical creatures. Sabay-sabay natin silang kilalanin dito lang sa iWantTV. Una sa ating listahan ay ang tinatawag na Sigbin. Siguro ay pamilyar na ang iba sa inyo. Isa itong uri ng hayop na pinaniniwala ang matatagpuan lamang sa Visayas at Mindanao. Isa itong hayop na kakaiba sa lahat sapagkat ang talampakan nito ay nakapatalikod. Kung ilarawan nila ito ay para daw siyang pinaghalong kambing at aso. Karaniwang kulay puti o abo, may malalapad na tainga at umaalingaso daw ang baho nito at napakabilis tumakbo. Bukod rito ay nagtataglay din ito ng mahahabang buntot na ginagamit niyang panghagupit. Ito raw ay alaga ng aswang at kasama niya sa paghahanap ng bangkay na makakain. Mayroon namang naniniwala na may mga sadyang nag-aalaga ng mga hayop na ito. Nagbibigay daw ito ng swerte sakaling mag-alaga ka nito. Ngunit ilang taon na rin ang nakalipas nang minsang may kumalat na video patungkol sa Sigbin na di umano ay nahuli raw sa Surigao City. Makikita rito ang nakakakilabot na itsura ng nasabing hayop kung saan mayroon itong matutulis na mga kuko. Ngunit sa aming pagsisaliksik ay amin na pag-alaman na hindi ito Sigbin at hindi ito nahuli sa Surigao City, kundi sa Borneo sa Malaysia, at ang nasabing hayop ay tinatawag na sunbird, isang species ng bird at maliliit lamang ang mga ito. Ngunit dahil sa sakit dulot ng hookworms, mite infestation at moderate anemia kaya't naging ganito ang itsura ng sunbird na ito. Sa kasalukuyan ay samot-saring kwento pa rin ng nakakakilabot na karanasan ang iniuugnay sa mga Sigbin. At talagang isa ito sa mga kinatatakutang mythical creature sa Pilipinas. Number 7. Tiktik. Ang tiktik ay isa pa rin kilalang mythical creature sa Pilipinas. Maihahalin tulad ito sa kaanyuan ng isang itim na uwak. Ayon sa mga matatanda, ito raw ay may kakayahang magkatawang tao sa umaga at sa gabi ay humahayo upang maghasik ng lagim at maghanap ng mga kakain para sa sarili at sa paglilingkuran niyang aswang. Karaniwang hinahanap ng mga tiktik para gawing pagkain ay yung mga taong may malubhang karamdaman, lalo na yung mga nalalapit na ang kamatayan. Ganoon din ang buntis dahil mabango-mabango sa pang-amoy nila ang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. At maging ang mga bangkay na kakalibing pa lamang ay hindi nila pinapalampas. Binabantayan na nila ito sa gabi pa lamang ng burol. Masyadong mailap ang mga tiktik subalit ayon sa mga nakakita na nito, ay mayroon itong mapupula at nanlilisik na mga mata. Ito ay lumilipad sa kalaliman ng gabi at naniniktik sa mga bahay-bahay. Kakaiba ang huni nito at may hatid na kakaibang takot sa sinumang makakarinig. At ayon pa sa kanila, kung maririnig mo ito ng may kalakasan, ibig sabihin ay malayo ang distansya nito. Ngunit kapag ito ay mahina o tahimik, kilabutan ka na dahil baka nasa paligid mo na sila. Number 6. Tiyanak. Nasa ika-anim na pwesto naman ang isa rin sa kilala ng karamihan, walang iba kundi ang tiyanak. Isa ka ba sa mahilig sa mga bata? Ngunit paano na lang kung sa inosente at maamong itsura nito ay nagtatago pala ang halimaw na kaanyuan. Sinasabi na ang mga tiyanak ay mga sanggol na hindi naisilang o hindi na binyagan bago sila pumanaw. Ang mga matatanda ay naniniwalang ang mga ito ay sinapian ng mga masamang espiritu at ibinalik sa lupa para magasik ng lagim. Ang mga tiyanak ay nagkukuno rin bata at umiiyak ng kagaya nito upang marinig at makita sila ng mga manlalakbay. Ngunit ang mga taga-baryo kapag nakakakita at nakakarinig nito ay hindi nila masyadong pinapansin dahil alam nila na isa itong halimaw na nagkukunwaring bata. Pinaniniwalaan naman na pangontra din ang bawang sa mga ganitong nilalang. Number 5. Kapre. Ang kapre na kilala rin sa tawag na agda sa mga Bisaya ay isang masamang espiritu o halimaw na kilalang kilala ng mga Pilipino.
Ang mga kapre ay pinaniniwala ang kawangis ng isang lalaki na may kakaibang tangka dahil na rin sa mahaba nitong mga binti, mahabang buhok at karaniwang nakikitang nakaupo sa mga sanga ng malalaking puno habang naninigarilyo. Madalas na nakikita ang kapre na naghihintay ng mga taong daraan upang takutin ang mga ito. Mahilig ang mga kapre sa paninigarilyo, pag-inom at pagsusugal. Inihahalin tulad rin ito sa Bigfoot na kilala sa Hilagang Amerika. Ngunit meron itong katangian na mas malapit sa mga tao. Ang kapre ay kadalasang inilalarawan na may taas na aabot sa 7 hanggang 9 na talampakan. Maitim at maraming buhok sa mukha at katawan at nakasuot ng bahag. Mayroon itong malalaking mata, matalas na ngipin, mahahabang kuko at mga binti na kasinlaki ng katawan ng isang puno. Number 4. Tikbalang. Ang tikbalang o tigbalang ay isang nilalang na may malakabayong itsura. Kabilang ito sa mga nilalang ng mitolohiya at kwentong bayan ng Pilipinas. Mayroon itong katawan ng isang tao subalit may mga paa ng isang kabayo. Batay sa paniniwala, nakasasanhi ang tikbalang ng pagkakaligaw ng landas ng mga tao, partikular na habang nasa kagubatan at mga bundok. Tumutukoy ang salitang tikbalangin sa pangkukulam sa tao sa pamamagitan ng pag-aanyo ng isang nilalang upang maligaw ito ng daan. Number 3. Bungisngis. Ang bungisngis ay isang higante na mayroong iisang mata na karaniwang mababasa sa mga kwentong alamat ng Pilipinas. Ang higanting ito ay pinaniniwala ang matatagpuan sa Orion Bataan. Ang bungisngis ay nilalarawan bilang isang higante na may iisang mata na laging tumatawa. Sa literal na kahulugan, ang bungisngis ay nagmula sa salitang Tagalog na ngisi, salita na nangangahulugang bungisngis. Ang bungisngis ay may itsura na kahalintulad sa tao. Ito ay may malalaking ngipin kung saan palaging pinapakita. At ang itaas na labi nito ay sumasaklaw sa kanyang mukha kapag ito ay binaliktad. Mayroong dalawang mahabang pangil na nagmula sa bahagi ng kanyang bibig. Ang higante ay may isang mata lamang kung saan ay matatagpuan ito sa gitna ng kanyang noo. Ngunit kapalit nito ang katangiang malakas na pandinig. Mayroon din itong hindi pangkaraniwang lakas. Sa kwento nga ng ang tatlong magkakaibigan, ang aso, unggoy at kalabaw, makikita rito na kayang-kayang buhati ng higante ang kalabaw at ibalibag ito ng pabagsak sa lupa. Gayunpaman, sa kabila ng lakas na ito, ang bungisngis ay madaling mataranta. Sa kwento nga ng tatlong magkakaibigan, nadaya ng unggoy ang bungisngis na humantong sa kanya sa kanyang kamatayan. Number 2. Manananggal. Ang manananggal ay isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Sa hating gabi, sa tuwing sila ay naghahanap ng kanilang pagkain, ang mga nilalang na ito ay nagbabagong anyo. Magmula sa pangkaraniwang tao, sila ay nagiging halimaw. Nakakatakot, kulubot na mukha, matutulis at matatalas na ngipin at kuko, nakakakilabot na anyo at nanlilisik na malalaking mata. May tumutubong malalaking pakpak sa kanilang likod para sila ay makalipad. Sa kanilang paglipad, nahahati ang kanilang katawan. Ang pangibabang kalahati mula tiyan hanggang paa ay naiiwan sa lupa. Magsisimulang lumipad sa himpapawid ang kalahating itaas ng katawan ng manananggal at dito na sila magsisimulang maghanap ng biktima o makakain. Ang dila ang kanilang ginagamit upang salakayin ang kanilang biktima at ang dilang matulis at manipis ay humahaba. Pangkaraniwan na nating naririnig sa matatanda ang ganitong kwento na isa sa kanilang paboritong biktima ay ang mga buntis. Mula sa bubong ay humahaba ang matulis na dila patungo sa tiyan nito at sisimulan ang paghiwa at pagkuha ng sanggol sa sinapupunan ng ina. Number 1. Batibat. Naranasan mo na bang sumikip ang iyong dibdib habang natutulog? Sinusubukan mong sumigaw ngunit tila walang lakas dahil sa hirap sa paghinga? Pinipilit mo rin igalaw ang iyong katawan upang makawala sa akala mo'y masamang panaginip ngunit hindi mo ito magawa. Wala kang laban dahil batibat ang umatake sa iyo. Ang batibat ang pinaniniwalaan na dahilan sa pagkakaroon ng bangungot ng isang tao. Mailalarawan ito bilang isang malaking bulas na matabang babae at sinasabing naninirahan ito sa mga puno. At sa oras na putulin mo ito at gawing katre o higaan, maghihiganti siya at lalabas sa pinagputulang parte ng higaan. Dadaganan ka nito sa iyong dibdib hanggang sa hindi ka makahinga.
Ngunit huwag mag-alala sakaling atakihin ang batibat sa gitna ng pagtulog. Subukang kagatin ang hinalaki at galawin ang daliri sa paa at siguradong pakakawalan ka nito at babalik sa kanyang lungga. Para sa inyong reaksyon ay share lamang yan sa ating comment section. At kung kayo may story suggestion ay huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa iWantTV.